Hi guys! Welcome back to my channel. Ito po ang inyong spirit guide messenger po. Ngayon po, ang i-share ko po sa inyong spiritual awakening experience ko po. Ano? Marami po nagtatanong sa inyo na bakit ako bumagsak sa soul purpose ko. Ano? Kung bakit ko nalaman. Katulad po ng last video na in-upload ko, sa hindi pa po nakakapanood, i-share ko po yung link sa baba. So para malaman niyo po ano, explain ko lang po sa inyo. Kasi mismo ako po ano, hindi ko po talaga alam yung pinaka soul, yung kumbaga, yung mission ko no, yung life mission ko, yung life purpose ko dito sa mundo ito. Ako rin po mismo hindi ko alam. Pero po ang nag-guide po kasi sa akin, ang aking guardian angel, ang aking spirit guide. So, marami po silang ways na ginagamit na nagsisend po sa akin sila ng angel number, ng mga hayop, bawa sa bahay namin, ang daming spider. Ganun ba karami ang bahay namin para ano, mag-anuhan ng mga ano, gagambay, parang ganun, di ba? Pero later on na-realize ko, may meaning pala yung mga gagambang yon. So marami po talaga silang sinisend sa akin message at saka marami po akong nararanasan, mga na-experience ko po ano, na later on saka ko lang nalaman pala na meron palang spiritual awakening thing. Hindi ko alam yan ano, dahil sabi ko nga po sa dati kong video, ay pasensya na po kaya ang ingay ng washing machine ko. Dati po ano, sasabi ko sa in-upload kong video na mas nauna po yung experience kaysa sa knowledge. Kaya sinasabi ko po sa inyo, ilang beses ko na po sinasabi sa inyo na nahihiya po akong sabihin, nahihiya po akong aminin, pero ngayon proud akong sabihin na ignorante ako. Kasi talagang hindi ko alam. Maraming question, marami. Natataranta ako, sunod-sunod ang mga pangyayari. Tapos, ayan, eto, nasa harapan niyo po ako. Eto po ang aking divine soul mission. Kailangan i-share ko po sa inyo yung mga nangyayari sa akin. Yun po ang sinasabi talaga sa akin ng spirit guide ko, ano? So, wala akong choice kundi pakinggan sila. Kasi, para sa susunod kong buhay, ano? Kailangan panindigan ko to. Ito po ko talaga ang aking soul mission. So, kailangan sundin ko yung guide nila. And then, panindigan ko yung aking soul mission sa inyo. At saka alam ko naman, at sinasabi rin po ng aking spirit guide, na meron akong may offer sa inyong talent, kumbaga, no? Kasi isang talent na rin to eh. Kumbaga, spiritual talent ko to eh. So, kailangan i-offer ko to sa inyo at sigurado po ako na kahit medyo merong question sa aking utak, medyo naguguluhan din po ako sa sarili ko, pero ito lang po, confident akong ipaalam sa inyo na ang spirit guide ko po ang nag-a-assist sa akin at nagsasabi na i-share ko sa inyo, dahil isa sa inyo, or hindi ko lang alam kung gaano karami, ano? Pero ang sinasabi po sa akin ng spirit guide, balang araw, isa sa mga nanonood at nakikinig sa akin na isinishare kong experience ko ay makakaranas. Yan po ang pinapaalam sa akin, ano, na gusto kong ipaihatid sa inyo na pakinggan nyo tong mga video ko, mga sinasabi kong experience para mapadali po ano, yung inyong spiritual awakening. Yung katulad po na sabi ko dati, ano, hindi ko po alam kung saang stage yung sa anong stage nyo mararanasan yung naranasan ko. At hindi ko rin po alam kung gaano katagal nyo ma-overcome yan. Ano? Kasi katulad na sabi ko po, may karma tayo. Katulad na lang po sa akin, yung sa twin flame ko, nagkita na kami pero nagkahiwalay pa dahil sa quarantine. Pero hindi lang po yun dahil sa quarantine. Talagang mangyayari at mangyayari yun. At meron kaming parehong karma na dapat namin i-overcome. So, sundan nyo na lang po yung aking video, ano, para sa next na upload ko po sa inyo, maikwento ko po yung aking twin flame story. Actually po, marami po akong gustong i-share sa inyo. Kaya lang, sunod-sunod po yung mga tanong nyo, kaya medyo
kinukonsulta ko po sa aking spirit guide kung ano magiging topic ko ngayong araw na to at ano yung mai-share ko sa inyo. So ngayon, eto po, dahil sa ang tanong nyo po yung sa soul mission ko, so ini-explain ko lang po. Okay, so ngayon po, so alam ko po ano, na gulong-gulo kayo, na litong-lito kayo, at hindi nyo rin po siguro alam kung nasa ang stage kayo ngayon, ano? So, huwag po kayong mag-alala kasi ganun din po ako. Wala rin po akong alam. Mas nauna po yung experience ko kaysa sa mag-research. So, kung meron talaga po talagang litong-lito kayo, ang payo ko lang po sa inyo, harapin niyo po ang inyong spirit guide, ang inyong guardian angel. Kausapin at kausapin niyo po sila. Tapos, o kaya, katulad ko, ganito, meron akong mga notebook, ano? Kasi usually, nagigising ako, lalo na nung quarantine tayo, no? Palagi akong nagigising ng mga alas 3, mga 3 to 5. Minsan, pagising ko, mas maaga pa nga minsan, eh. Minsan, 2-2-2, gising ako niyan, ano? Tapos, minsan, 3-3-3, 4-4-4. Yung, bakit ganun? Pagka once nakita ko yung cellphone, dinagising ako, no? Tapos pagtingin ko sa cellphone ko, nakakita ko yung oras, 3-3-3. So, merong mga angel message yan. So, itry nyo pong, ang tawag dito, i-research. Maghanap po kayo sa internet kung ano yung angel number. Tapos, huwag po kayo mag-focus sa isang meaning. Gumawa po kayo ng journal nyo. Itanong, tawag dito, gumawa kayo ng question, ano? So, magtaga kayo ng isang question at mag-ano kayo ng ilang, ang tawag dito, ilang weeks or ilang days na mag-iintay kayo ng sagot. Kausapin niyo po ang spirit guide niyo, no? Tapos, yung mga oras na yan, yung mga angel number, pwede pa po sa angel number, no? Nanonood kayo ng TV. Talasan niyo po yung inyong intuition. So, abangan niyo po kung ano yung unang papasok sa utak niyo, ano yung message na sinesend po sa inyo ng guardian angel niyo. So, ipunin niyo po 'yan, ano? Tapos pag hindi pa po kayo sanay, hanapin niyo yung inanon yung question, tapos hanapin niyo doon sa lahat mga angel numbers, sa mga ilang messages na na-receive niyo, tapos hanapin niyo kung ano ang tumutugma sa question niyo. Kasi unang-una ganyan po yung mga ginagawa ko, no? Pero ngayon, dahil super lakas na po ng intuition ko at open na po yung aking crown chakra, nga pala, ngayon full moon po, ano? So, kung sino po yung mag-meditate po kayo, kasi dito sa Japan, I think 1:45 ang full moon. Sa Pilipinas siguro 12:45, ano? Kasi 1 hour lang naman ang difference, ano? So, pag mag-ano kayo, yung katulad yan, ano? Full moon tayo. So, during kasi ng full moon, ang pagkakaalam ko, pag meron kayong wish, mas madali atang matutupad yung wish niyo, no, during ng full moon. So, bakit hindi po kayo maghanda ng tanong at sa halimbawa 7 days or 1 week. Sige, pagpalagay na natin 1 month. Try nyo lang po, ano, subukan nyo na yung makakatch up yung mga angel number, tapos yung mga makakatch up nyo sa bulletin board, mababasa nyo sa libro, sa mga notebook, lahat yun ipunin nyo. Tapos, pagkatapos ng sinet yung, ano, yung panahon na yun, ano, tapos balikan nyo siya kung ano, tapos hanapin nyo po yung sagot doon. Kasi ako, usually yan ang ginagawa ko nung una, no? So, pasensya na po, medyo tumatalon po yung istorya ko. So, ganun po ang gusto kong gawin nyo para at least hindi na po kayo masyadong malilito, ano? At least nagkakaroon po kayo ng idea kung ano yung dapat nyong yung hinahanap nyong kasagutan dahil nga kayo ay litong-lito. So, okay po. Sana naintindihan nyo po yung gusto kong iparating sa inyong konting tips, ano? Para hindi kayo malito at wag na po kayo masyadong questionin yung mga bagay-bagay, ano? Kasi dati rin po ako ganyan, ako kini-question ko ang spirit guide ko, bakit may ganito, bakit may fifth dimension, bakit may crown chakra, may ganon. Pero ang sagot sa akin ng spirit guide ko, it is what it is, ang sabi niya. Kaya for the meantime, para hindi kayo malito, wag muna kayo masyadong magtanong na kung ano-ano. Mag-focus po kayo sa isang tanong and then mag-focus po kayo sa mga mapipick up niyong sagot and then ipunin niyo 'yon at doon niyo hanapin ibase kung ano yung talagang tamang sagot.
okay? Tapos, i-ask nyo rin sa spirit guide nyo na patibayin ang inyong intuition. Okay po? So, ngayon po, hanggang dyan na lang po yung aking soul purpose story. Sana meron po kayong napulot na konting tips, ano? At wish ko po na huwag na po kayong malito, mataranta, or maguluhan sa mga bagay-bagay, ano? Okay, so maraming salamat po sa oras na inilaan niyo po sa aking video at good luck po. Good luck po sa inyo at good luck po rin sa akin. At sama-sama po tayo na maging spiritual po, ano? Okay, maraming salamat po. Namaste po. Bye-bye.